Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito, nanilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ay panganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, dumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan. Sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka? Kung gayon, ikaw ba si Elias?" No. "Hindi ako si Elias." "No. Ikaw ba ang propeta?" "Hindi rin." "Sino ka kung gayon? Sabihin mo kung sino ka upang may masasabi kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" "Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Sumagot si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta?" Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig. Ngunit nasa inyong kalagitnaan, ang isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko,
Subalit hindi man lamang ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon. Subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati nabuhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, "Kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan, ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo? Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halikayo at tingnan ninyo." Sabi ni Jesus, sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon, nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas." Na ang katumbas ay Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Natanael at sinabi niya dito,
Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan. At gayon din ng mga propeta, siya ay si Jesus na taga Nazareth, na anak ni Jose. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Halika, tingnan mo! Nang malapit na si Natanael, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Natanael, "Rabbi! Kayo nga po ang anak ng Diyos! Kayo ang hari ng Israel!" "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak. Ipaubayan na lang po ninyo ito sa akin, ginang. Hindi pa ito ang aking tamang oras." My time has not yet come. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May anim na banga doon. Ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunonga nila ang mga banga na halos mag-umapaw. "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Hinalhan nga nila ang namamahala at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nang galing iyon, subalit alam na mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ng mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak."
Ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwan ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupi. At pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati. Alisin ninyo rito ang mga iyan! Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama! Naalala ng kanya mga alagad ang sinasabi sa kasulatan. Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo. Anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito. At sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang naniwala sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman,
at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari iyon? Guro ka pa naman sa Israel. Hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, "Guru, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat." Walang sino mang tatanggap ng anuman, maribang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong, "Hindi ako ang Kristo, isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya." Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Dapat siyang maitaas at ako naman ay maibaba. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. At nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang tumatanggap sa kanyang patotoo. Ang tumatanggap sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubos ang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Iniibig ng Ama ang Anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea.
kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" "Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging patis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauuhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli." "Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." Wala akong asawa." "Tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat lima na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." "Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." "Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba. Ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." "Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay." "Akong kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy." Sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon, at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, "Ano ang kailangan ninyo?" Wala rin nagtanong kay Jesus, "Bakit ninyo siya kinakausap?" Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halikayo! Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Rabi, kumain na kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkain, hindi ninyo nalalaman." Kaya't nagtanong-tanungan ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsuko sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anhiya na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinug na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang magagalak ang nagtatanim at ang umaani. Dito nagkakatotoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim.
iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon sa loob ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. At katapos, sinabi nila sa babae, "Naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan." Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagpatotoo na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa sarili nitong bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta muli si Jesus sa Cana, sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Kapernaum, ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Kapernaum upang pagalingin ang kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya." Tayo na po, Panginoon. Bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus. Umuwi ka na. Hindi mamamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, "Anong oras nang bumuti ang kalagayan niya?" "Alauna po kahapon nang siya'y mawalan ng lagnat." Tugon nila, naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi mamamatay ang iyong anak." Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea. Pagkaraan nito'y dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbaka ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, ay Bethsaida. Nasa paligid dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig. Dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig, matapos na ito'y gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya't tinanong niya ito. "Gusto mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit. "Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag
gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako. May nauuna na sa akin. Tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noo'y araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan, nadalhin mo ang iyong higaan." Ang nagpagaling po sa akin, ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. Sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na iyon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat ginawa niya ito sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon. At gayon din ako." Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayon ay pinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak. Sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y mamangha. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, kayo'y di naman binubuhay ng anak ang sino mang nais ng buhay. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak. Tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama, ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Pakatandaan ninyo na darating ang oras. At ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang sinumang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Kung paanong ang Ama mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol, sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. Wala akong magagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't
Matuwid ang hapil ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpadala kayo ng mga sugo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. At kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinapagawa sa akin ng Ama na siya ko namang ginaganap ang nagpapatotoo na ako'y isinugo ng Ama. At ang Ama na nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita man ang kanyang anyo, hindi na natili sa inyong mga puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa isinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Subalit, kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Subalit, ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Paano kayo maniniwala sa akin? Kung ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa, at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos. Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakta laban sa inyo sa harapan ng Ama. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo. Kung talagang naniniwala kayo kay Moises, maniniwala din kayo sa akin, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe. Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga tao nito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao. Sabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao. Sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo.
distributed to the people who were sitting there. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis nang di masayang." Let us not waste a bit. Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan." Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang adlaw. Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Papalapit sa bangka at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot! Ako ito!" Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus. At kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Kinabukasan, nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama
na siya ang may ganitong karapatan. Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Ano pong himalang may papakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako. Ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa Anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi na yung bumaba siya mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan." Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa Kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama, at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyo.
ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Kapernaum. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito! Sino ang makakatanggap nito?" Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako, gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya." Alam na ni Jesus, buhat pa noong una, kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino magkakanulo sa Kanya, idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama." Mula noo'y marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, "At kayo, gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyong mga salitang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12? At ang isa sa inyo ay Diablo." Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya nakabilang sa 12 ay magkakanulo sa kanya. Pagkatapos nito inilibot ni Jesus ang Galileo. Iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ang mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isa sa mga pista ng mga Hudyo. Kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, "Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay maging tanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan." Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa kanya, "Hindi pa dumating ang aking panahon. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapupuotan ng sanlibutan. Ngunit ako'y kinapupuotan nila sapagkat pinapatotohanan kong masasama ang mga gawa nito. Kayo na lamang ang pumunta sa pista. Hindi ako pupunta sapagkat hindi pa dumating ang aking panahon." Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa pista. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. "Nasaan kaya siya?" tanong nila, pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. "Siya ay mabuting tao." Sabi ng ilan, "Hindi! Inililigaw niya ang mga tao." Sabi naman ng iba, ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, umasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at naitanong nila, "Saan kaya nakakuha ng karunungan ng taong ito? Kaya hindi naman siya nakapag-aral." Kaya't sinabi ni Jesus, "Hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin?" "Sinasapian ka ng demonyo! Sino ba ang gustong pumatay sa iyo?" "Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagtataka na kayong lahat. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli. Bagaman, hindi ito nagmula sa kanya, kundi sa inyong mga ninuno. At ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki, kahit araw ng pamamahinga,
para masunod ang utos ni Moises? Bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil nagpapagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga? Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman alam na ng mga pinuno na siya nga ang Kristo. Ngunit pagdating ng Kristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula. Subalit, alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya, ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya sapagkat sa kanya ako nagmula at siya ang nagsugo sa akin. Nais na siyang dakpin ng ilang naroroon. Ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. Marami sa mga tao ang naniwala sa kanya. Ang sabi nila, pagparito ng Kristo, gagawa kaya siya ng mas marami pang himala higit kaysa sa mga ginawa ng taong ito? Nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't inutusan nila at ng mga punong pari ang ilang bantay sa templo na dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo, saan kaya pupunta ang taong ito? At hindi na raw natin siya makikita. Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang napadpad sa lupain ng mga Griego upang magturo sa kanila? Ano kaya ang ibig niyang sabihin ng kanyang sinabing, hahanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Siya na nga ang Kristo! Sabi naman ng iba, ngunit may nagsabi rin, maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Di ba? Hindi. Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo ay magmumula sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David? Nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa mga tao dahil sa kanya. Gusto ng iba na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas na humuli sa kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at ng mga Pariseo, bakit hindi ninyo siya dinala rito? Wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad ng taong ito. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Tanong ng mga Pariseo. Mayroon bang pinuno o Pariseong naniniwala sa kanya? Ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa kautusan ay mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang Pariseong nagsadya kay Jesus noong una at siya'y nagtanong, hindi ba't labad sa ating kautosan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inalam kung ano ang kanyang ginawa? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. Pagkatapos nito, umuwi na ang lahat. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo.
Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya." Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya. At nang may maiparatang sila laban sa kanya, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila?" "Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo." Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na." At mula ngayon, ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." "Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ang ganyang patotoo." "Kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kaninuman. At humatol man ako, tama ang aking paghatol. Sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin." "Nasaan ang iyong Ama?" "Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. "Ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. Ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." "Magpapakamatay kaya siya kaya niya sinabing hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko?" "Kayo'y mula dito sa ibaba. Ako'y mula sa itaas. Kayo'y tagasanlibutan ito. Ngunit ako'y hindi. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." "Sino ka nga bang talaga?" tanong nila.
Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo noong simula pa lamang kung sino ako. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo at dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila nauunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo, ako'y ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama, ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya." Maraming nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." "Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?" "Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo ngay magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayunmay, pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking Ama, ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang narinig ninyo sa inyong Ama, ang siya namang ginagawa ninyo." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming Ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanan ng narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong Ama." Sumagot sila, "Hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming Ama, ang Diyos." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako. Sapagkat sa Diyos ako nang galing. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Ang Diablo ang inyong Ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungaling, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang Ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin, sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos." "Hindi ba tama ang sinabi namin, ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo?" Sumagot si Jesus, "Hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking Ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan, at siya ang hahatol. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak namin sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mong tumutupad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong Amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak." "Wala ka pang 50 taong gulang? Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham,
ay ako na. Nagsidampot sila ng mga bato upang siya'y batuhin. Tago si Jesus at lumabas ng templo. Sinasabi ng Biblia na ang sangkatauhan ay nagmula kay Adan. Ngunit si Adan ay sumuway sa Diyos, pumasok ang kasalanan sa mundo at nagdulot ng kapinsalaan sa lahat. Ang sabi sa Roma, Kapitulo 5, Versikulo 12 ay nagsasabing, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kamatayang ito ay hindi lamang ang kamatayan ng inyong katawan, kundi pati na rin ang tinatawag ng Diyos na pangalawang kamatayan. Dahil ang iyong kaluluwa ay hindi pisikal, hindi ka kailanman mamamatay habang nasa impyerno at hindi ka rin makakatakas sa halip. Ikaw ay magdurusa at mag-aapoy magpakailanman. Kung mamamatay ka ngayon, sa anumang dahilan, ikaw ay mahuhulog sa walang hanggang apoy ng impyerno kung saan ikaw ay magdurusa magpakailanman. Ito ay pangako ng Diyos at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Ngunit labis na mahal ka ng Diyos at nais niyang iligtas ka mula sa impyerno. Unang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 4 ay nagsasabing na siya'y may ibig na lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Pinagkaloob ng Diyos ang isang madaling paraan para makarating ka sa langit. Isa, itong paraan na madaling maunawaan kahit ng isang maliit na bata. Una, dapat mong maunawaan na ikaw ay isang makasalanan. Roma, Kapitulo 3, Versikulo 23 ay nagsasabing, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma, Kapitulo 6, Versikulo 23 ay nagsasabing, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob o ang regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Yeso Kristo ang ating Panginoon. Revelasyon, Kapitulo 21, Versikulo 8 ay nagsasabing, ngunit sa mga duwag at mga hindi nananampalataya at ang mga kasuklam-suklam sa mga mamamatay tao at sa mga makikiabid at sa mga mang-aaway at sa mga magsasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre at siyang ikalawang kamatayan. Ang mga talatang ito ay nagbababala na pagkatapos na tayo'y mamatay, tayo ay magdurusa sa impyerno magpakailanman dahil sa ating mga kasalanan. Pero ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at ipinadala niya ang kanyang bugtong na isinilang na anak, si Yeso Kristo upang mamatay sa iyong kalagayan. Ito ang plano ng Diyos para patawarin ang mga kasalanan ng sangkatauhan, ngunit tanging kung pipiliin mo na maligtas. Roma, Kapitulo 5, Versikulo 8 ay nagsasabing, datapwa't ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng iyong gawa. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng isang simbahan. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng binyag o bautismo. Ang tanging paraan upang maligtas ka ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dahil narito ang Hebreo Kapitulo 9, versikulo 22 ay nagsasabing, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nalilinis ng dugo. At maliban na sa pagkakabuhos ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. Kolose Kapitulo 1, versikulo 14, nagsasabing na siyang kinaroroonan ng ating katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Libro ng Mga Gawa, Kapitulo 17, versikulo 30 ay nagsasabing ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas ng Diyos datapwat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao, magsisi silang lahat, lahat ng dako. Ito'y nangangahulugang kailangan mong umiwas sa lahat ng pagkakasala at humarap ka patungo sa Panginoon. Aklat ng Roma, Kapitulo 10, versikulo 9-10. Sapagkat kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikakatuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ito ay nangangahulugan na dapat mong paniwalaan na si Jesus ay ang Diyos, ang tagapaglikha, nagkatawang tao, nagpapako sa krus na matay ni libing para sa iyong mga pagkakasala. Walang imposible sa Diyos kung nais mong maligtas ngayon. Idalangin mo lamang. Mahal na Ama sa langit, naunawaan ko po na ako ay isang makasalanan at patungo sa impyerno. Ako'y naniniwala na ang Panginoong Hesukristo na siyang lumikha ng lahat at ibinuwis niya ang kanyang mahal na dugo sa krus upang ako'y iligtas sa aking mga pagkakasala. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Tinatanggap ko po ang inyong anak na si Jesus bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Patawarin mo po ako, Panginoon, pumasok ka po sa aking puso. Iligtas mo po ako sa impyerno at tanggapin mo ang aking kaluluwa sa langit kapag ako'y namatay sa pangalan ni Jesus ay ang aking dalangin. Amen.